So yan guys, good day sa inyong lahat. Ito naman ulit tayo sa ating panibagong vlog. Sa vlog na ito, pakita ko sa iyo kung paano ayusin ang ganitong error. Error 4 at saka i-blink ang paper. Yung ito. Okay, Marta 504. So ayan guys, binuksan ko na yung unit at kasalukuyan sa kanyang estado. Wala kang makikitang problema. Pero meron akong duda kasi dito banda wala naman, saka dito wala na rin, saka dito okay naman. Pero pag ito ginalaw ko, itong gear na to at saka itong gear, yan kita nyo naman, itong gear na to gumagalaw yan, oh. Pag gumalaw niya, dapat gagalaw din yung itong gear wall. Ayan, kita ko ng problema. Gear wall speed tech, speed tech, ang tawag dito. Basta gear wall sa ink tank series, sa smart tank, speed mech. Parehas lang yun. Basta yun. Ito yung sira nito. Kaya siya nag-error po dahil hindi niya mahagip yung itong gear wall sa may gilid. Kita ko ng problema, okay? So, ayan, madali lang i-distinguish. Pero, i-double check natin, buksan natin yung sa ilalim, okay? Kung tama ba ang aking hinala. Pero, 100% ako talaga dyan na ayan ang problema. Mechanical problem, ika nga. So, gawa natin ng paraan, solution na natin. Kasi, ang dami nilang, baka marami ang naka-encounter nitong problema na to. So, una natin gagawin is pangtanggalin tong ibang parts. Tingnan natin yung kalagayan ng mismong parts na yon. Okay, so fresh na fresh pa. Ito yung board niya. Fresh na fresh pa. Ako pang nagbaklas nito kasi ang tawag dito. Patigas pa ang kunin. Or tanggalin yung mga kable. Ayan. So antabayanan nyo lang ako. Tingnan na lang. Okay, tanggalin yung carriage assi at tingnan ang carriage assi, okay naman. Yun! Nahulog na yung gear. Focus natin ha. So, focus natin, alright? Tinglit lang, focus natin. Focus natin, ayan, tingnan mabuti. Itong gear na to, ayan, yung gumugulong na yan. Ayan, dapat meron siyang isang gear. Tuturo ko ha. Dapat may Alcantara siya dyan na mag-gear, ayan o. Itong gear na to dito, meron siya diyan. Sorry naman, wala akong flash. Ito. Wala. Right? So, ating tatanggalin to at ayusin. Right. So, sa pagtanggal, tanggalin muna tong mga screw. Ito sa may gitna. Tanggalin muna natin to. Tapos, kuha tayo ng pangsungkit. Meron na tayong pangsungkit, guys. So, sungkitin muna natin to. Yan. Tapos, itong spring muna. Yan, may spring yan. Yan, tapos dito banda. Yon, tapos tsaka nyo, kunin tong white na ito. So, ito yung spring. Yan, makikita yung spring dito. Yan yung spring, alright? Huwag nyong iwala nyan. Kasi, pag wala yan, magkaka-encounter kayo na paper jam. Kasi, hindi niya mahugot yung papel eh. Wala siyang spring. Alright? Tapos, sunod natin tanggalin is yung gear wall. Tawag kasi sa ink tank series is gear wall ito eh. Sa smart tank series, tawag nila ito speed mech. Transmission mechanism churbalo. Gahit, nakuha. Okay, hugutin na natin. Boom! Wala siyang. Yan, yun ang sinasabi ko kanina. Dapat yung gear na ito, itong maliit, dito banda para makaabot siya dito na gear. Okay? So ngayon, huhulaan ko ito. Ilang pages na kaya na itong na-print na ito. Nasa 40 plus or 40,000 plus or 100,000 plus. Okay? Yun ang na-encounter ko eh. Yan. So, marami na ako na-encounter nito. Apat na printer na kaya, apat, lima, na ganito ang problema. Pag-print siya ng 100,000 pages, nasa 40, 50,000 hanggang 100,000 ang aking na-encounter pa. So ngayon, titingnan ko muna to. Ayusin ko muna, baka maliit lang na pages ang na-printa to. Okay? So ating ayusin yan. Meron akong video nitong
paano ayos, hindi ko na patatagalin pa, ayusin ko lang. Madali lang to, simpleng-simple lang. Ilagay ko lang yung link sa description kung paano natin or paano ko yan ginawa or tinabaho. Okay? So ayan, basically, pretty easy lang ating paano ayusin to. Kita nyo naman, no? Ganito lang. Ayan. So, kasi nabali na kasi yung, or naputol yung base niya. So, ginawa natin ng paraan. Kumuha ako ng pako. Pako na tinatawag sa, kung sa English is concrete nail. Yung maliit lang kasi sa butas nitong gear na ito. Ayan, nakikita nyo naman. Ano natin inayos? Ayan. So, basically, yung gitna nito, yung base, binutasan ko gamit ang maliit na drill bit or hand drill. Alright? Tapos, pinasok yung concrete nail para makaano. Tapos, ayan. Yung output niya. Ganyan. Okay? So, madaling basic na basic lang yan. Ayan. Tingnan natin kung ma-eliminate ba ang problema niya na error 4. Alright? So, ngayon, isauli ko na siya. Tingnan natin kung mawala na ba ang error 4. Okay? Antayan nyo lang ako. Isauli ko to. So, pag sauli nyan, meron niyang screw dito. I-screw natin. So, paano nyo tinanggal? Do yun din pagbalik. Dali lang to. Kung ganyan lang ang problema nyo. Kuha lang kayo ng pako or concrete nail kung sa English. At yun, sundin nyo lang yung ginawa ko. Hindi ko na pinakita yung process kung paano natin ginawa. Sundan nyo lang ang link na ilagay ko sa description. Meron dyan kung paano ko ginawa. Yan ang pinakauna kong ginawa. Ngayon, pang ilan na to? So, yan, na-screw na natin. Sunod to. Tapos, align nyo lang, tapos dito, pigayin nyo to, ayan. Tapos, ibalot nyo to dito. Ayan, tapos, yung spring, lang paano to. Kulang ako ng tweezer. So, ayan, meron tayong tweezer, yung klara natin dito. Tapos, kayo na pala, basta hindi siya masyadong makita sa video. Ayan, basta i-anklar nyo lang dito, ayan, yung mechanical niya. At to, lagay na natin to. Ayan. Okay. Tapos yung main board. So ngayon, na-screw na. Ayan. Tapos pamalik tong mga wires. Right. Madali lang naman to. Hindi naman to siya magkabaliktaran. Parehas. Wala naman tong kaparehas. Okay. Tapos, pang last ng power. Tapos, ito, sauli natin. Pag sauli, unahin dito banda. Patungo doon. Tapos, ibaba nyo lang tong isa. Yan. Tapos, yung spring. Tapos, sarado. Tapos, testing. Testing muna tayo. Saglit lang ha. Meron kasing concern si ma'am or si customer na hindi daw makuha kaagad-agad yung papel. Yung papel daw, hindi makuha. So, lininisan natin tong rubber. Tong roller rubber dito, linisan natin ng tubig. Punasan nyo lang kasi may kabuk na. Yan. So, nalinisan na. Linisan nyo din tong kabila. Tapos, pagkalinis ito, testing natin yung ano natin. Ha? Tingnan nyo. Yan, gumagalaw yan. Ha? Kita nyo ang ano. Gumagalaw yan. Kanina hindi gumagalaw. Yan ha. Yan, kita nyo lang. So ngayon, testing natin yung ito. Meron pang isang sira. Yung input tray cover is putol na ngayon. Yan. Ito. Ito. Ano pa yung sisira ito? Sira din to. Ayusin natin yung mamaya. Okay? So ngayon, saksak muna natin. Lagyan tapos mag-power on tayo at mag-execute tayo ng printing. Okay, kanina, makikita nyo, pagbukas nyo ng printer, mag-i-error ka agad siya. So, ngayon, tingnan natin kung mag-i-error ba. So, mukhang wala na siyang error. Yan, makikita nyo naman, naka-zero. Try natin mag-test print. Meron tayong papel dito. Test print natin. Yan. Hold power button 10 segundo. Tingnan natin kung 10 segundo na ba. Ayan. Tapos ayan, okay. Pinuto yung isa, release, tapos release. Ayan, nagbiblink yan. So ngayon, ginagawa ko is nagpiprint ako ng service page. Service page ng itong printer na ito. Okay. At ayan, antayin lang natin. Magpiprint ba siya?
Yon, nakuha niya. Ibig sabihin, wala na tayong error. Yon. Uy, sabi ko kanina is nasa around 40 to 30 thousand pages pa. Pero as of now is nasa 20,000 pa. Putol na. So anyway, yung printer natin is medyo i-clean lang natin itong printer kasi ano na, sira na. Okay. So ang problema niya is gear wall. Modify natin at iyan, nakapag-print na tayo. Kanina, pagbukas nitong printer, meron siyang error for dyan. So ngayon, tapos na tayo sa ating trabaho. Kunting linis na lang to sa printhead at pwede na yan kunin. Yeah? Alright? Alright! This is Favor Tech and Tips. Salamat sa inyong pag-suporta. Please comment down below kung mayroon kayong mga questions and pwede natin i-answer yan. Okay? Favor Tech and Tips. Magpapaalam sa inyo. Bye-bye!